You are planning to buy a running shoe, pero pagdating mo doon, ang daming types ng sapatos. So today, pag-uusapan natin ngayon yan yung mga types of running shoes and kung ano yung nababagay just for you. So, let's do this! What's up everybody? It's me, BC, and today, I will teach you on how to become your best. If you're new here to the channel and you want to know more about running and other activities, make sure to click that subscribe button and the notification bell so you won't miss anything. Naalala ko pa nung nag-decide akong tumakbo, eh syempre kailangan ko ng running shoes, so bumili ako ng running shoes, nagpunta ako sa isang boutique. Tinanong ko dun sa lalaki kung, "Boss, running shoes ba 'to?" Sabi niya naman, "Oo, sir, ang ganda niya, bagong modelo natin 'yan." Sabi ko, "Eh, medyo nasa budget ako, kulang yung pera ko. Meron ka bang mai-recommend?" So, nirekomendahan niya ako ng sapatos. Ganda naman. Sinukat ko, nilakad ko, okay naman yung fit. Then, after ilang weeks na ginagamit ko siya, siguro 2 to 3 weeks, nakaramdam na ako ng pain sa paa ko. No? Yung toes ko medyo masakit na, tapos yung side, and lalong-lalo na yung tuhod ko, medyo sumakit yung tuhod ko. Then, doon ako nag-decide na mag-research kung ano ba yung running shoes talaga para sa mga runners na katulad natin. Then it hit me. Ang dami pa lang types ng running shoes. So hindi na natin papangalanan yung brand ng shoes na yan. Pero nung nag-bide kasi ako is ang haba ng fila. So first, alamin muna natin kung anong type of runner ka ba. Runner ka ba sa inuman? Runner ka ba sa drugs? Lagot ka kayo ba to? Runner type or pronation type. So, ano-ano ba ang mga types ng pronation? So, meron tayong tatlo. Yung tinatawag nating neutral pronation, over pronation, and under pronation or supination. For neutral pronation, ang paglapag ng paa natin sa lupa is pag contact niya sa ground, ang pick up niya is from the middle, dun sa ball ng foot natin, then straight lang siyang nag-pick off. For over pronation naman, pag contact ng paa natin sa lupa is nagro-roll inward siya. Like that. Then for supination or under pronation, pag lapag ng paa natin sa ground, magro-roll outward naman siya. So, ang pinakamadaling paraan dyan is pumunta ka ng Tobis or Runner. Magpa-test, may kita kang treadmill doon. Then, mag-sika lang ng assistance. Ang gagawin mo doon is tatakbo ko doon for a couple of minutes. Then, i-analyze nila kung anong type of pronation ka. So, tatakbo ko ng 1 to 2 minutes. Tapos, may camera sa bandang paanan mo, and then may computer. So, ina-analyze doon, slow motion, kung paano bumabagsak yung paa mo doon sa treadmill. Then, after nun, magre-recommend na sila ng type of shoes para sa'yo. So, ang isa pang way para malaman mo kung anong type of runner ka is to get your running shoes. Kung hindi mo pa alam kung anong type of pronation ka, yung usual na ginagamit mo kapag tumatakbo ka. So, tingnan mo yung swelas ng sapatos mo. Kung halimbawa, worn out yung inside ng swelas mo, so probably overpronated ka. Kapag sa outside naman, so underpronation. Kapag dito sa bandang gitna, katulad ko, is neutral. Pero I would suggest na pumunta ka na lang ng runner or Tobis kasi libre naman yun, walang bayad. Tsaka mas accurate yung pag-analyze nila kung anong type of runner ka ba. So for our question of the day, total na pag-usapan na natin ang types of pronation. So ngayon, ano ba sa tingin nyo kung anong type of runner kayo? Let me know on the comments below. Ngayon, pag-usapan naman natin kung ano-ano yung mga types of running shoes. So merong tatlong types of running shoes. Meron tayong tinatawag na neutral shoes, stability shoes, and motion control shoes. So I have here my neutral shoes, New Balance siya. So ang neutral shoes is applicable siya sa mga syempre sa neutral pronation or sometimes sa mga nag supination or under pronation.
ang neutral shoes kasi is lighter compared sa mga stability shoes or sa motion control shoes, and less cushion siya. So medyo mararamdaman mo yung impact kasi hindi ka naman nag-heel strike, kasi ang bagsak ng paa mo is nasa bandang gitna lang and sa harap. So for our stability shoes naman, I have here my beloved Asics Gel Nimbus 16. So favorite ko to simula nung nalaman ko na nag-overpronate ako, so kailangan ko ng stability shoes. Ito yung pinaka-paborito kong sapatos na Asics. So nakailang sapatos na rin ako. So yun nga, ang stability shoes is para sa mga nag-overpronate or yung paglapag ng paa mo is nag-inward motion. Then more cushion siya, mas malambot yung loob compared sa neutral shoes, pero mas mabigat siya compared sa neutral shoes na mas light. Also, nagpo-provide din to ng motion control. So, ano ba yung motion control? Kapag ini-squeeze mo tong likuran or yung sa may sakong ng shoes, is matigas siya. Ibig sabihin, nagpo-provide siya ng motion control para kapag lapag ng paa mo, ipe-prevent ng nitong part ng sapatos na to na mag-twist yung ankles mo inward or outward para magkaroon ka ng more stability sa running form mo or dun sa running stride mo. Ang mangyayari ngayon na imbis na paglapag ng paa mo is magro-roll inward siya, ipe-prevent nitong part ng likod na mag-twist yung ankles mo. So ang mangyayari is magiging parang neutral pronation na yung stride mo or yung lapag na paa mo sa ground. So lastly is yung motion control shoes. So parang stability shoes din siya. So wala ako nun, unfortunately. Pero mas malambot yung loob nun or more cushion and more stability. Mas matigas yung itong part ng sapatos na to. Yung sa bandang likod, mas matigas lang siya. And kung ito mabigat, mas mabigat yun. Good luck na lang sa mga nag-overpronate o yung gumagamit ng mga motion control shoes. So ngayon, alam na natin yung mga types of running shoes and types of pronation. So proceed naman tayo kung ano yung mga things to consider when buying your running shoes. So syempre, importante yung length ng shoes mo, yung shoe size. So ang unang-unang kailangan mong i-consider is kailangan may allowance at least from dulo to your toes. Kasi ang tendency kapag tumatakbo tayo is dumadaos-dos yung paa natin pa-forward. So kung saktong-sakto lang yung paa mo dun sa sapatos, malamang magkaroon ka ng patay na kuko after mo mag-marathon. Isa pang things to consider is yung width ng sapatos. Yung width ng sapatos mo, dun sa width din ng paa mo. Kasi kapag bumabagsak yung paa natin, ang tendency naman nun is nag-e-expand yung paa natin outward. So kung medyo masikip yung width ng shoes mo, medyo masakit din sa paa. Next is kailangan kapag nakasuot yung paa mo sa sapatos mo, iwasan mong lumalabas yung sakong dito sa mismong back side ng shoes mo. Ibig sabihin, di ba pag maluwag yung sapatos mo, umaangat. So, paano ang gagawin mo kapag, halimbawa, tama yung inch, yung size, kunyari, size 8 ka. So, ang size 8, pag nilakad mo or tinakbo mo, umaangat. Pag nag 7.5 ka naman, masyadong masikip. So, what can you do? So, ito yung isang trick na natutunan ko nung nangyari sa akin yon. So, yung size ng sapatos ko, in between. So, ito yon sa neutral shoes ko. Kapag sinusuot ko siya, umaangat yung paa ko dito, yung sakong ko dito sa backside. Pero kapag niliitan ko naman, ang sikip. Ituturo ko sa inyo yung trick kung paano nyo masusuot yung medyo maluwag na sapatos.
para hindi kayo magbumaba ng size or masikipan. So kung mapapansin nyo yung, ayan, lapit natin. Kung mapapansin nyo, merong extrang butas dito. Yung mga sapatos. Kahit anong sapatos, meron yan. So, nahanap ko na kung anong purpose nitong sapatos na to. So, ang gagawin nyo is, itong lace na to, ipapasok nyo rito. Yan. Then, nag-iwan lang kayo ng small loop. Gawin nyo rin sa kabila. Yan. Then, kapag susuot nyo na yung sapatos nyo, ipapasok nyo to dun sa kabilang loop. Then, ganun din sa kabila. Yan. Saka nyo itatay yung sapatos nyo. So, ang purpose nun is para sumikip yung bandang taas and ma-prevent yung pag-move ng sakong nyo dito sa backside ng shoes nyo. Cool. Then lastly, yung comfort naman ng sapatos dun sa paa mo. May mga shops na katulad nga nung Tobis, pwede mong itry yung sapatos sa treadmill or kung ayaw nila, edi, ilakad mo lang doon, medyo jog in place ka, tingnan mo lang kung masarap ba sa paa or komportable ka bang suotin yun. Ayan. So ngayon, ready na kayong bumili ng sapatos na para sa inyo talaga and para magkaroon kayo ng magandang running experience sa mga susunod nyong race. Pero huwag nyong kakalimutan na ang bawat sapatos meron din yung lifespan na tinatawag. So sa mga shoes, meron siyang mga 200 to 300 miles na lifespan. Syempre, kapag, di ba, kapag ginagamit ka lang, nakakapagod din. So kailangan nating magpahinga. So kunin din yung sapatos. There you have it guys, my beginner tips on how to buy a running shoes. If you find this video helpful and you want to know more about running or other activities, don't forget to give it a thumbs up or subscribe. Kung hindi pa kayo nakaka-subscribe, just click the circle icon right here. And you can also check out my other videos about running on this side. Once again, thank you for watching and until next time, see you on the road.